always from the throwing and scissoring to upside. Let us remember the words of our Schuster. Nagkikita-kita nang magkakasama ng ganito, muli magkikita-kita po tayo. At sa araw na ito, bagamat may mga dinaanan po tayong challenges, may mga dinaanan po tayong sitwasyon, wala pong makakapigil sa atin sa pagsamba sa ating buhay na Panginoong Diyos. Amen! Kahit nga kung saan ka man ang galing, galing ka ba ng Bacoor? Galing ka ng Imus? Galing ka ng Cavite? Galing ka ng Gentry! At higit sa lahat, galing ka ng Central! Walang makakapigil sa atin na mag-worship ngayong umaga na ito para kay God. Amen? Samahan niyo po kami na buksan ang ating Biblia sa John 4, 23 to 24. John 4, 23 to 24. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Amen. Amen. Sabi po sa Bible, dapat dumating na ang araw. Ito po mga kapatid, ang araw para mag-worship tayo kay God. Sa buhay na Diyos at hindi patay. At ito ang hinahanap ng Diyos na mag-worship. At yung hinahanap ng Diyos ay yung nag-worship ng buhay na buhay tayo. Ang awesome po ng mga kantahan natin kanina, hindi po ba? Ang awesome po ng fellowship, hindi po ba? Ang awesome din nang ikaw ay makita o makakita ng mga brothers and sisters na nandito ngayon sa tabi natin at sa harapan namin. Tuwan-tuwa po ang Diyos dito kasi ito ang hinahanap ng Diyos, yung spirit and truth na nag-worship ngayong araw na to. Kaya nga po, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating isipan at ang lahat-lahat sa atin dahil tayo po ay malugod na wini-welcome ng lahat sa ating ICOC Cavite, Philippines. At binabati po natin ang lahat ng 16th Church Anniversary. Magandang umaga pong muli sa lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Bago po tayo magsimula, ay umuko po tayo para po sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lugar na binigay niyo po sa amin for this place, Father God, na pinapakita mo yung mga totoong worshiper, Father God. At even God, yung mga kinakanta namin, yung mga pagsasayaw namin, this is for you, Lord, na makapag-focus kami sa iyo at mag-glorify ka namin ngayong umaga na ito. Help us to focus on you and to your word. Be with us. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. ICOC Cavite. My name is Edward Arnedo from True North Sector. And today, we have a privilege to hear, before the communion, we have a privilege to hear a testimony for us from a sister, from Precious Women. Anak po siya ni Joe and Hilda Polangkos. Meron po siyang dalawang anak, 28 and 25. Pangalawa siya sa limang siblings and meron din siyang 3 half-brothers. And she was baptized in the U.S. September 27, 2009. And she is 13 years as a disciple. Now she is leading a group in the Precious Women. And brothers and sisters, let's give our ears and hearts to Melinda Dang Polangkos. Magandang umaga po at maraming salamat po sa privilege na to
na may bahagi ko po ang buhay ko bilang isang disipulo ni Jesus at paano niya ako binago or binago ang buhay ko. Minention po kanina ni Ed na na-baptize po ako noong September 27, 2009. 8 years later, pagpunta ko sa Amerika. So, nagpunta po ako sa Amerika after I got divorced, nag-aral doon, and eventually naghanap ng trabaho. And then, I studied the Bible, and I got baptized sa Bay Area Christian Church sa California. Share ko lang po ng konti yung buhay ko. Okay, sino po ba ako bago ko nakilala ang Diyos? Sa edad pong 12 anyos, ako po ay nagsimulang maging disobedient and rebellious child. Ako po ay arrogante, mataas ang tingin sa sarili, at sinusunod ko lang ang gusto ko. Ako po ay immoral. Nagkaroon po ako ng mga immoral na karelasyon before marriage and after divorce. Ako po ay nahibang sa pagpaparty at paglalasing. Marami po po akong mga kasalanan na hindi ko pinapansin noon bago ko nakilala ang Diyos dahil akala ko okay lang yon. In short, ignorante po ako sa salita ng Diyos o sa mga katuruan ni Jesu Kristo. Mayahalin tulad ko po ang sarili ko sa mga taong pinagaling ni Jesus sa Biblia, katulad ng demon-possessed man na makikita niyo po sa Lucas chapter 8, verse 26 to 39. Ito pong demon-possessed man na ito, na makita siya ni Jesus, matagal na panahon na siyang homeless at naked. Walang nakakakontrol sa kanya kahit na nilalagyan na siya ng kadena o handcuffs ng mga gwardiya. Pero na makilala niya si Jesus, tinulungan siya ni Jesus na makawala sa mga demonyo ng buhay niya at siya ay binago at binihisan. Parang ako po, nang tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, mabautismuhan at gawin kong Panginoon ng buhay ko si Jesus. Binago niya ang buhay ko, ako po ay kanyang binihisan at binigyan ng bagong buhay. Katulad ng demon possessed man na ito, ganito ko nakikita ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Parang nakakadena ka, nakakulong at walang kalayaan. Still amazed how God chose me. Para sa akin, isang malaking milagro na ako ay naging Kristiyano. Kasi nagpakalayo-layo ako at mag-isa akong pumunta sa Amerika after ko pong mag-divorce. My decision was based on fear and shame of facing the truth of my failed marriage. I didn't have the courage to confront the hurt and shame of what happened to my life and my marriage. Pero salamat sa kapatid ko na si Joe at mga sisters na tumulong sa pag-aaral ko ng Biblia. At salamat sa Joe at ako ay binigyan ng pagkakataon na makilala siya. Pero hindi po natatapos doon ang gagawing pagbabago ng Diyos sa buhay ko bilang isang disipulo. Patuloy niyang pinapakita ang kapangyarihan niya sa buhay ko. Magta-13 years na akong Kristiyano at sa aking journey as a Christian, God closed doors, several doors to open new ones just to get my attention at ma-recognize yung mga bagay sa buhay ko na dapat ko pang baguhin. Ang pag-alis ko sa Amerika ay pagsara lang niya ng pinto upang magbukas ng panibagong pinto para ako ay kanyang patuloy na hubugin para maging isang tunay na disipulo. Maraming ginawang pagbabago ang Panginoon sa buhay ko simula nang tanggapin ko si Jesus na aking Panginoon, lalo na magsimula ang pandemic. Itong nakalang 2 taon ay isang malaking pagsubok sa ating lahat. Marami ang nawalan ng trabaho at nawalan ng mahal sa buhay. Nakikiramay po ako sa inyo, lalo na po kayong mga naiwanan ng mahal niyo sa buhay. Hindi ko naiintindihan kung ano yung sakit na dulot nito sa puso at buhay ninyo. Ang masasabi ko lang po, huwag tayong bibitiw sa pananampalataya natin sa Diyos dahil siya ang magbibigay ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Maraming naapektuhan ng pandemya. Ako ay nagkaroon ng takot na makisalamuha sa tao. Mahigpit ako hindi nagpapapasok ng tao sa bahay. At kung ako ay lalabas ng bahay at mamimili, talagang madalian lang. Kahit na nagsisimula na ang simbahan na mag-face-to-face, nag-hesitate pa rin akong makisalamuha. Nakita ko rin kung paano ako naging komportable at naging kontento na lang na mag-worship online. Maraming binago at binabago ang Diyos sa buhay ng tao. Sa panahon ito, hindi lang ang negatibong epekto ng COVID sa buhay ko, ngunit pati na rin ang mga positibo. Nagkaroon ako ng pagkakataon, napagtunan ko ng pansin at mag-reflect sa spiritual life ko. Nakita ko yung pinakaugat o pinagmulan ng mga sakit na tinanakit ko sa puso. Nakala ko, na-deal ko na siya lahat nang mag-study ako ng Bible. Na-deal na siya, pero hindi pala ako completely healed. So dito po, sa pagre-reflect ko, nakita ko yung hinanakit ko noon kay Papa tungkol sa family problem namin nung 12 anyos ako. At ito yung nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Matagal na panahon, meron akong pag-iisip na I didn't feel protected and I was neglected. Nasa victim mentality po ako for a long time. Nagkaroon ako ng galit sa puso ko dahil I was expecting yung protection ni Papa na para sa akin it was his responsibility to make sure na safe kami mga anak niya. Na it was his responsibility to send us to school.
Pero nang kami ay mahinto sa pag-aaral, we were left no choice but to work at a very young age. I remember this affected me so much because this is when I started to feel insecure about my life. All of a sudden, my life has changed. I was studying in a private school and living in a decent neighborhood. Tapos all of a sudden, natira kami sa nipahat. I remember feeling so ashamed of this. And then it slowly sank in over the years na I am poor. I mean, hindi kami mayaman, but we live in a decent place. Eventually, kami magkakapatid, nag-drop out of school kasi wala nang pambayad ng tuition. So at the age of 14, natuto akong gumawa ng bagat sapatos. Nagtatrabaho na ako sa pabrika at tumutulong sa pamilya para magkaroon kami ng pambili ng pagkain. Pero malakabi ang pasasalamat ko sa Diyos na kami ni Papa ay pareho naging disipulo. Yan po yung isa sa mga bagay na napagnilay-nilayan ko sa panahon ng pandemya na nakatulong sa akin para yung sakit at sugat sa puso ay tuluyang maghilom. Sa tulong po ng simbahan ni Yesu Cristo at mga salita ng Diyos na pagtagumpayan ko na maghilom ang sakit at sugat at magkaroon ng peace at puso at ng peace sa puso at isip ko. Ito po ang masasabi ko na isa sa pinaka-importanting pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay ko bilang disipulo so far. Now, ang meaning ng buhay sa akin make more sense na. Naintindihan ko na finally na ang mga bagay na nangyayari sa buhay ko, mga bagay na binibigay ng Diyos o pinaparanas, may that be challenges. Training sa trabaho, skills that I gain, pagbibigay ng panahon at oras sa kapatid at mga tao sa paligid ko are all part of His plan for me. To equip me, para magawa ko ng mabuti yung purpose ko dito sa lupa, habang buhay pa ako. Purpose na mamuhay ng tama, ng ayon sa Biblia, at patuloy na ipalaganap ang magandang balita. Ang pamumuhay ko ngayon ay para na sa Panginoon. It's not about me anymore, but it's all about God. Hindi na kung ano yung gusto ko, kundi kung ano na yung gusto ni God. Bago ko nakilala ang Diyos, ako ay nakabilanggo sa kasalanan. Ngayon, binago na ako ng Diyos. Binihisan at binigyan ng tapang na harapin ang anumang pagsubok na ibabato ng buhay. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal na meron si God para sa atin sa pagkakataon, kapatawaran at kaligtasan na ino-offer ni Jesus. Kaya I am so grateful na pinili niya ako para mamuhay para sa Kanya. Dahil sa tapang na pinakita ni Jesus, nang siya ay dumanas ng kalupitan, binigyan niya ng tapang na harapin ang mga pagsubok at mga pagbabago na nangyayari sa buhay ko. Hindi po madali ang changes, pero with God, kakayanin po nating magbago. Let's courageously embrace change with God. At gusto ko pong ibalik sa Kanya lahat ng papuri. After all, sinabi sa Romans chapter 11, verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya at pag-aari Niya. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Salamat po sa pakikinig.